Bagay ba siyang NBI investigator, Direk? Hindi, police. Police, no? Police. P.O.1. Bawal yung may bigote. Yung NBI, nung chinek namin, tama to. Lahat sila naka-jacket talaga. Di ba tayo, natatawa tayo na huwag tayo mag-jacket sa pelikula, di ba? Mm-hmm. Pero, nung chinek namin, lahat ng NBI naka-jacket. Ano raw kaya lohi ka nun, Direk? Yung baril daw. Kasi hindi nila maitag. Mga tol, kung naintindihan niyo ako na gets yung anong pinag-uusapan namin ngayon, ibig sabihin, napanood niyo na ang pinaka-pinag-uusapang pelikula ngayong taon. Ang, hindi po The Conjuring, ha? Kundi OTJ, mga kapatid. At nandito, the brains behind that brilliant movie, Direk Eric Mati. Idol to eh. Good afternoon, good afternoon. Alam mo, June, gusto kong sabihin, ano? May mga pelikula kasi na lumalabas na pinag-aawayan yung pangalan, gano'n? Hindi pinag-aawayan yung pangalan. Parang nag-argue pa kung is it brilliant? Ito lang yung isang pelikula na nakita ko in recent memory na walang nag-disagree. Wala, na parang instant classic kaagad siya. Yan. Ikaw ba, Direk, may ganun kang notion nung ginagawa mo itong pelikula ito? Wala. Mm-hmm. Kasi yung pelikula ko lagi, nakakuha naman yun eh. Pagdating mo sa mga critics, wala na yun. Wala na yun. At sanay ka doon? At sanay ako doon. Sanay ako doon. Ano ba yung pinaka-inspirasyon mo para sa pelikula nito? Sa totoo lang, talaga, enemy of the state lang siya eh. Mm-hmm. Alam mo yun? Yung mga exciting na hit. Mm-hmm. Yung hit ni, Pacino, ni Al Pacino. Talaga, ganun lang siya eh. Mm-hmm. It just so happened that if you start to talk about it in the Philippine context, mag-iiba. Papasok yung politika, papasok yung kwento ng mga congressman, ganun. Pero it was never intended really as a socio-political film, no? Na ito talaga yung pagkikibaka ko sa paggawa ng pelikula. Pero you touch upon it kasi interesting talaga yung intricacies ng dynamics natin dito sa Pilipinas. And also, ang main lang naman na reason na pumasok yung law side, kasi yung co-writer ko, si Michiko, really wanted to just tackle si si Tatang at si Daniel. Joel Torre and Gerald. Oh, sabi ko, yung mga pelikula na puro kulungan talaga, sakit sa di. Nakaka-depress kaya yun. Madilim eh. Oh, sabi ko, kailangan hatiin natin yung kwento, di ba? Para hindi siya masakit sa mata. Yun lang. Yung huling nalungkot ako sa pelikula, Japanese film pa eh. Balis. Ito na yung pangalawa eh, na no, Nobody Knows po yun. Parang yun. Mama. Wala na nakakagets sila sa hindi mo nahalata. Wala na nakakagets. Ang dami kasing layer sinasabi nila, no? Yung isang layer, yung relasyon ng karakter ni Joel Torre at yung itong batang tinitringa. Actually, sila talaga yung OTJ. Yun. Pero ang maganda rin kasi, ito, all throughout the film, nag-expect ako ng, okay, magpo-fall siya into certain cliches, ganun. Wala eh. Hanggang nung pinakahuli, iniisip ko pa rin saan pupunta tong pelikula to. Saan pupunta yung naratibo niya. Yun. Ako, inaabangan ko yung pagiging Joey Marquez niya eh. Mm-hmm. Yung buong pelikula. Bakit si Joey Marquez ang naisip mong kunin for that role? Originally, it was Richard Gomez. Okay. But then... Eh, masyadong gwapo na lahat ng mga artista doon. Hindi, pero bagay din siya, no? Mm-hmm. Pero mayabang, ang problema, mayabang na kan, ba? Ang problema, the election started yung last year, di ba? Buti na lang. Nandun siya sa Ormoc. So, second choice namin kaagad si... And si Joey knows about the script because of Richard. Si Goma was telling him, ganda ng script. So, nagulat siya nung binigay ko sa kanya. Actually, manager ni Joey, si Malufagar, tumawag pa. Direk. Hindi naman kami mapapahiya dito sa papagawa mo sana. Si Joey parang sabi niya, Direk, kaya ko ba talaga itong binigay mo? Pero ano reflect siya eh. Kasi kung iba yun. Kwento ng ano eh, ng, may pelikula siya din eh, Polis Patola. Oh. Si Joey Marquez, pero kung diba? Iba yun, lang yun eh. Mm-hmm. Pero dahil si Joey Marquez, tanggap mo yung pag in love ka sa pag Si kapitbahay mo ganun eh. Ganun yung kapitbahay mong pulis eh. Ganun eh. Grabe, tapos natakal mo pa yung relasyon sarili niyang anak. That's not in the can edit. Okay. Yung dalawang eksena na yun. Okay. Iba, mga kapatid, yung pinalabas sa Cannes Film Festival, ito ay imbitahan ang pelikula para sa director's fortnight. At explain lang natin yung kung gaano ka big deal ang director's fortnight. Ang mga naimbitahan lang naman dyan so far ay sila Lino Broca, Mike De Leon lang naman. Tapos ngayon, Eric Mati. Wala eh. Walang Direk, wala. Pahawak naman, Direk. Ako rin. Oo, sa iba. Walang sintonado sa pelikula, no? Ay, hindi ko sinasabing sintonado yung kagandahan ni Piolo Pascual. Pero may mga nadidistract daw kasi.
na ang gwapo-gwapo ni Piolo as well sa pelikula. May justification ka ba for that? Nag-usap na kami ngayon. Mm-hmm. When we were shooting it, kami ni Somes, magkatabi lagi, di ba? Parang pogi ni Piolo, no? Kahit anong ganggol talaga, yun. Oh. Dagdagan ng pawis yan! Mm-hmm. Pss, 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 pss. Basa. Direk, okay na po ba? Oh. Oh, okay na. Pero gwapo talaga. Parang pinanood ko siya direk. Gwapo talaga sa pari. Wala tayo magagawa, di ba? Sa lagay na yun, dinumihan nyo na siya yan? Oo. Anak ng tipak. Pero pati yung mga tubo ng ganyan. Siya na mismo nagkukuhan. Direk, okay lang ba na medyo nagdagan ko na lang yung... Pinumita niya lang. Di ba ginawang pilay o ano? Pero hindi ko siya naramdaman na Piolo Pascual siya nung pinanood ko siya. May ganung magic yung ano yun. Tapos kay Gerard, bumagay naman kasi yung maangas, mayabang. Yan yung main na argument nung simula. Kasi daming nagsasabi na, Gerald talaga sa kulungan. Sabi ko, Jason Ibler na sa kulungan din naman. Okay naman yung tsura niya. Kailangan ba natin na sa kulungan? Mukhang kabayo yung itsura, di ba? Bago mapunta yung role ni Gerald, sino ba dapat yun? Originally, maraming pinuntahan yan. Totoo ba? Si John Lloyd daw dapat. Originally. Okay. Oh. Nung pagkatapos ng script, so pinadala ko sabay. Piolo, John Lloyd. Sabi ko sa kanila, without telling them, nasa isip ko na kung sino sila. Sabi ko, pili kayo kung anong gusto nyo na role. Diba? Dalawa yung bida dyan. Si John Lloyd, pinili si role ni Daniel. Mm-hmm. Si Piolo, pinili Francis. Mm-hmm. So, swak talaga. Si Piolo, wala namang problema. Inisip mo talaga na si Piolo, si Francis. Inisip mo talaga. Oh. So, sumakto rin talaga. Swak na swak. So, si Piolo can do the movie anytime. Wala problema. Si John Lloyd is nakakontrata sa Star. Mm-hmm. At that time, which was 3 years ago, hindi pa ready yung Star gawin. Mm-hmm. So, sabi nila, pass muna kami. Baka hindi kumita. Si John Lloyd. Tsaka John Lloyd yun. Ang mangyayari sa kanya sa pelikula, hindi naman, di ba? Hindi na siya makakapag-walk in the park dun mga, di ba? Mag-a-hurin dance number, hindi na siya pwede kumuha. Bagay din sa kanya, no? Bagay. So, nawala na yun. And then eventually, Star looked at it again. Na hindi namin in-offer. Star asked, can we look at the script na ginawa nyo? Okay. So, pinadala. 3 days later, they said yes. Pero with Gerald. Let's talk about your actors, ano? Given na si Joel Torre, alam naman natin how the man works. Gano'n ba kahirap i-direct itong, well, si Piolo, sila Joey Marquez, at si Gerald Anderson? They're not playing their traditional roles. Nahirapan ka ba i-direct sila? Siyempre, may takot ako bago nagsimula. Pero feeling ko, and hindi naman ako masyadong nahirapan, kasi nga, the material already dictated how they're gonna do it. Di ba, alam naman natin, Pilipino ng mga artista, sobrang busy. Hindi si Gerald, ibig ko sabihin, in general, yung mga artista, busy, di ba? So, hindi yan nag-aaral na, at this point, ganito na ako, at this point, ganyan na dapat yung karakter ko. Pero, if you can see the change, tingnan mo, pag kausap niya si Tatang, bait siya. Para siyang bata, di ba? Para nga siyang anak. Subong natin kay Telma yung tang, di ba? Pero, pag siya naman sa mga homies niya, di ba? May homies din siya sa sarili, di ba? Kwansa, di ba? Arrogante na, di ba? Masayin mo ako mamaya. Huy, ungas, di ba? And those are things that you don't necessarily dictate to the actor. I mean, of course, we sat down with Gerald and then he came up with this look. Nung kinausap niya ako, Direk, sa simula, ganito ba? Usap kami and then, sabi niya, Direk, may papadala ako sa iyong picture. Tapos napadala siya ng yung dito. Yung scar dito, tsaka yung buhok na gano'n. Si Piolo, gano'n din. Si Piolo, pagkausap, pag nandun siya sa tatay niya, di ba parang pansa, di ba? Mabait siya. Parang baby. Magtatrabaho ako dito, di ba? Pag nasa kay Raver naman siya, person of authority siya, di ba? Ang ganda lang, si Joel, pati sa boses, ha? Si Joel sa loob ng kulungan. Kasi Liam Neeson yung Liam Neeson yung peg, di ba? Pagdating niya sa bahay, ang anak niya, iba naman siya. Iba naman siya kumausap. Si Joey, paos na talaga siya. Si Joey, ganun na talaga siya. Bakit ganun ang boses siya? Sakto din lang. Eh. Kasi iniisip ko, sakto din sa karakter niya, nag-giyosi siya, nag-giyosi doon, di ba? Parang okay din eh. Paos siya buong pili. Pero galing talaga si Joey. Grabe. Hey! Hey! Hey!
Hindi ka ba natatakot na ito, you'll be forever known as the guy who directed OTJ? Yung sunod ko nga ng pelikula, walang kabahid-bahid ng social issue. Eh. Dapat walang social para issue. Para magic temple ulit. Kasi, hindi. I'm nag-iisip kami, horror or alam mo yan. Yung talagang popcorn lang na entertainment. Kasi, hindi ko naman pinangarap na... Pero pinaghihirapan diba? Mo rin to, di ba? Bago ka, hindi, bago pero hindi ko pinangarap na ang isipin nila, yung socio-political na issues. Diba? That lifted the film, actually. Tapos pero bumagay pa siya sa panahon ngayon ng issue ni ano? Ni Napoles. Oo, oh, na nag-timing lang talaga. Kamahiming siya. Diba? Of course, hindi ko naman sasabihin na deliberately, hindi namin kinwento yung socio-political issue. Kasi ang tagal mo na gusto talaga magsabi. Something like that. Pero it's packaged into a really interesting, exciting crime thriller. Ganun lang siya eh. Kahit inspired by true events, you will engage, di ba? Meron mga manlilikha na may stage sa buhay nila na parang lahat ng gawin nila, tipong they're on a roll, na may magic touch sila. Feeling ko nasa stage ka na ganun ngayon eh. Ina-analyze ko yan eh, kung sabi ko ngayon, ang dami kong iniisip na projects. Of course, ayoko naman na parang sabay-sabay, pero feeling ko it's the independence of having to think of where to get your next financing for the project. Feeling ko yun talaga eh. I think dati, parang ready ka to give in. Kasi nga, kailangan mo magtrabaho eh, di ba? So, ito yung project ko, pagbigay mo sa producer, maganda ha, pero tapos, pwede bang ganito, pag uwi mo, iba na siya, di ba? Pero, matutulog ka pa rin, sabihin mo, okay, at least approve yung project, di ba? Ngayon, ako personally, nasa stage ako na parang ito yung gusto kong pelikula, ito yun. Kung ayaw niya i-fund, diwag. And I can bring it elsewhere or I can find small money to produce it. Okay. Kinukwento ko nga ito eh, no matter how personal arrival was, boring sa gawin eh. Talaga? Kasi dadali mo dalawang artista, magaling na mga artista, upo ka. A conversation piece or simple lang yung mga setup. So, tingin sa malayo. Ganun. Di ba? Gusto ko talaga yung pinapahirapan ako sa shooting. Alam mo yun, parang isipin mo talaga paano ko dudugtong. Doon ka kasi nasanay. Yun yung... Mga fantasy-fantasy kasi. Di ba? So gusto mo talaga na paano kaya dudugtong. Ano ka naman yung arrival, ha? Hindi movie. Basta maglakad lang na matagal eh. 10 minutes. Diba? 10 minutes. Diba? Habang pinapanood ko kasi OTJ, parang ay nahanap ni Eric yung ano niya, yung strength niya. Pinisip ko, hindi ka ba natatakot o nahihirapan na, okay, sa isang pelikula gagawa ka ng horror, isang pelikula gagawa ka ng fantasy, isang pelikula OTJ, isang pelikula naman medyo sensual. Kumbaga, kung ako ay isang manunulat, mahirapan ako maghanap ng isang kategorya kung saan kita ilalagay. Ako I will probably get bored. After OTJ, our international rep said, you need to follow it up with another similar project. Just to seal the idea na, okay, this guy can may do... May identity ka sa labas. Pero, sabi ko, mabubore ako pag ginawa ko the same. Kunyari, Cops and Robbers ulit. Wala. Boring na siya. I need to get away from it for a while. Enjoy something else. Na figuring out. Rigudon was more difficult to do than on the job. Talaga? 8 months shooting, 8 days shoot. 8 days lang yung shooting, ha? Pero 8 months siya. Oo. Sa isang buwan, isa. Yung big crowd scenes, madali. Pero pag dalawang tao lang yung eksena mo talaga, ang hirap eh. Talaga? Ang hirap niya buuin. I'm dealing with newbies. I'm dealing with... Ang dami mong kailangan eh. Wala. Okay lang. Walang problema yung schedule eh. So yun. Element of surprise nga, di ba? Pag artist ka, di ba? Hindi pwedeng... Ang dami ngayon. Hindi ko na may mention. Ang dami ngayon painters natin na... who hit it big with a particular style. Hindi na sila... Hindi na sila umalis doon. Hindi na sila umalis doon. Di ba? Kasi million-million na yung presyo sa Christie's tsaka sa Sotheby's. Pero, di ba, habang tumatanda ka, dapat umiiba ka rin. Din diba? Dapat yung trabaho. Pwedeng i-contradict mo yung earlier film mo, pwede. Kasi nag-iba na yung utak mo eh.
Pabalik tayo doon sa OTJ. May mga ano ba kayo doon? Parang mga advisor din. Kanyang sa NBI, yes. Police. They, in the first edit, nilagay namin, lalagay namin sana yung pangalan nila. Tapos they decided not to put it. Huwag na lang, oh. And ang dami kong nakukuhang mga, may mga ibang nagre-review-review, di ba? Mm. Kasi lahat matalino sa internet. Oo, lahat yun, review, film critic na lahat. Oo, lahat, di ba? Parang, I don't think the love scenes are necessary. Yeah. Oh, ganun na, di ba? Ano yung nag-inspire you to put up yung reality entertainment? It came from the first question. Nung ginawa ko yung Prosti, doon ko na-meet si Don Don, supervising producer siya. Ng Prosti. And then, one time, we were on the set. Sabi niya, Drek, anong plano mo talaga? Mm-hmm. Sabi ko, kung ako lang papabayaan, gusto ko ng sariling production house, hindi ako magpapa-approve ng kwento ko, ng concept ko, gagawin. Mm-hmm. Sabi ko, kasi hindi naman ako gumagawa ng art house na weird na puro panaginip. Pwede ba i-elaborate sino si Don Don? Ha, Don Don Monteverde is my partner in reality entertainment. Anak ni? Anak ni Mother Lily. Mm-hmm. Okay. Nung sinabi ko yun, sabi niya, alam mo, yun din yung gusto ko eh. Kalabanin ko yung nanay ko. kasi they get all their approvals din in Regal as a company. Eh, siya, ang hiling niya, mga action-action, mga ganun, di ba? So, Regal, dadaan pa rin kay... Okay, Mother, dadaan pa rin yun. So, we started a company, reality, backyard operation. And then, we started with advertising. Ang first production namin, Pasyam. Di ba? Maganda rin yung Pasyam. Oh, Pasyam. Oh. Pasyam, baliktad yun. Oh, seryoso diba? Horror din yun. No, yung nangyari, ito lang pera natin, anong kwento bagay sa ganitong pera? Kaya so, baliktad. Oh, baliktad yung, hindi yung parang may kwento tayo, hanapan natin pera. Hindi, ito lang pera, gawin natin to. So, yun. And then, after that, I took a hiatus sa movies after Exodus. Na dismaya kami. Medyo yumabang din kami kasi Pasyam, di ba? Small movie, kumita. Exodus, no? Sabi namin, let's make a mark. Kaagad. So, sabi namin, gawa tayong fantasy, malaki. Para makilala yung reality sa company. Eh, napagod kami sa... Sobrang laki niya. Okay naman siya, kumita naman siya. Metro Manila Film Fest. Pero, yung kita, parang hindi rin naman as expected nung buong... Mahal kasi yung effects din. Oo. Eh. Mahal nung ano. So wala. Wala bang pork barrel ni Bong Revilla dyan? Hindi ko alam. Yeah. Hey! 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 Meron ka mga pelikula pinagsisihan mong gawin? Kung may pinagsisihan akong ginawa, hindi... Alam mo, siguro ako. Wala akong pinagsisisihan talaga. Kasi pag binalikan ko yung... Binalikan ko lahat ng ginawa ko at okay that particular naman. Time. Hindi, at that particular time, kahit na may mga gusto kong ulitin, ibahin, but that particular time, tama say, sa akin. Parang okay. Siguro, kung titingnan mo lang kung ano yung mga pinlano ko na projects, yung pinaka-hindi siguro na plano, mano po. Pero, hindi ko rin gi-give up yun kasi grabe, saya ng experience na yun talaga. Sobra talaga. Traumatic yun sa akin that time when sinushoot. Kasi araw-araw away talaga na pack up dito, pack up doon, nagwawala si mother, na ano ba yan? Nagugutom na kami ng pamilya ko sa laki ng hinihingi po. Gastos. Pero, looking back, nagkapo magkausap kami ni Juday. Sabi ko, saya talaga ng time na yun. Tsaka, mamimiss mo yung pressure na gano'n. Kasi, yan yung problema ko yung sense of obligation and responsibility as a filmmaker. Wala sa indie. You take your time. Whatever gawin mo, approve it. Pero yung sense of responsibility to make something out of a project, nasa mainstream yun eh. Kasi, gusto mo magbigay sa audience na parang, habang kumakain silang popcorn, nila sabihin, tingapong ko lang yung 200 ko dito sa pelikulang ko. Di ba? Yung indie, wala eh. Kung hindi mo mapanood, edi okay. Nanay ko, gustong-gusto naman yung pelikula ko. Di ba? Ito, pinipilis kang maraming tao eh, no? Hindi, kailangan mo to reach out to as much an audience. Mas mahirap yata yun. Mas mahirap yun. Madali lang naman maging seryoso eh, no? Sa indie. Ang mga opinion po ni June Sabayton ay opinion na lamang. Ay hindi po refleksyon ng production.
with OTJ, tingin mo nagawa mo na yung obra maestra mo? Hindi ko alam eh. Even before OTJ came into the picture, I was working on a parang family, a Pinoy family saga. Mm-hmm. Kung paano tayo ngayon. Mm-hmm. Kaya bakit tayo ganito? Mm-hmm. Rap. Kasi feeling ko nang galing to sa mga nanay, lola natin. Mm-hmm. Diba? Sila, kasi diba may hapon dyan. Diba nakalabas yung ng hapon. Mm-hmm. Anong gagawin mo? Pero may bayoneta sa... Mm-hmm. So isipin mo, sige, pagbibigyan ko na nga ito, mm-hmm. diba? Or diba? Or nakita mo yung mga Pinoy na parang lagi na lang, ah, excuse po, pag nakakita ng foreigner, parang mabait, di ba? Mabait eh, oh. Na hindi nila tinitingnan sarili nila equal. Feeling ko galing yan sa gera eh. Mm-hmm. And if you start out a story, an epic galing na family saga, to trace back, kung paano tayo nagsimula, kung ba tayo ngayon ganun, feeling ko we could trace it back. No? So we're working on something like that. Ganito siguro late next year pa yun. Matindi yan ha. Working title niya during the death march na period. Pero yun, family saga. Mm. No? Period naman to? Period. Na, yun na. Sana. Yun talaga, personal. Kasi kwento ng nanay ko yung nilagay ko dun. Okay, Direk. Kunyari, bukas papanaw ka na. No? Ano yung huling pagkain mo? Ako? Hindi, yung nasa likod mo. Hindi, yung... Ako, kwan talaga. Scrambled egg. Ha? Hindi, siyempre may iba pa yun. Siyempre, hindi naman siguro isang ulam. Basta may scrambled egg. Diba? Parang may itlog talaga. Sa vlog, na parang kahit anong gawin mo, parang sarili mong itlog yan. Itlog talaga. Comfort food talaga to the max, di ba? So, yun. May itlog. May asin. Ha? May asin. Saka naman pulbo. Hindi naman yun. Oo. Alam mo, sabi ni Escoffé, ang true test daw ng chef is how you cook an egg. Oo. Hindi yun ganun kasimple. Oo. Matindi. Kasi yung balansin ng kung paano ka basa, gano'ng ka dry. Yeah. So itlog lang? Hindi, siyempre may iba pa. Butter, hindi rin mawawala. No. Butter tsaka tinapay. Kahit tinapay, ganito ka kapal yung butter, okay ako. Happy 100 episodes. Yan! Swerte natin, oh. 100 episode natin. Pang-production talaga, pizza talaga. Oo. Mamaya, nandiyan yung adobo at caterer. Okay, ha? Yeah, no. Okay, congrats sa atin. Cheers! Okay, cheers! 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 Cheers!